Hello guys, gandang umaga nga pala. Pare, gagawin natin ngayon ay mga big cross ride na hub. Kaya 6 miles to, ang ganyan ito, no? Diba, hindi masyadong malakas. Pare, gagawin natin, edit natin yan. Galing pa pala si Sir ng San Jose del Monte, Bulacan. Tapos tinayon tayo dito sa Gilito. So yun lang guys, panoorin natin to para mabilis. Pero teka muna, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At bite yung notification bell para laging updated sa mga susunod natin gagawin video. Tara, gawin natin ito guys! Okay guys! Bali ang gagawin natin dito sa mga big cross ride na to. Nakita nyo ba yan? Mga big cross ride talaga siya, no? Yan. Itong pinaka, ano niya? Pinaka hub. Bali gagawin dyan, hilahin nyo lang yan. Yan. Tanggal na siya. Easy-easy, di ba? Parang mga aerobic na mga AM 8.5, mga nahihila. Kasi na kayo, medyo maingay. Bali gagawin natin dito, babawasan natin yung spring, gugupitan natin konti, tapos babatakin. Tapos okay na yun, edit na yan. Ayan, kakalasin na natin isa-isa. Tapos kailangan meron kayong ayan, mga planggana o kung ano-anong kalokohang pwedeng lalagyanan. Tanggalin nyo na isa-isa yan. Huwag kayong magdadoble ng ano guys ha. Yung ginagawa ng iba, hindi na doble. Nadudurog yun sa loob. Kaya huwag kayong magdadoble. Yung pinaka-spring. Kasin natin ito isa-isa. Pinaka ano niya. Inisan muna natin para talagang smooth ang mga galawan. Shoutout sana ako kaya lang nakalimutan ko magsulat. Bali sa paglilinis nito, kailangan na lang natin fast forward para mabilis. Marami naman tayong video guys na kita talaga yung paglilinis natin. So, fast forward na natin para mabilis. Sobrang konting-konti lang at maliit-maliit. Nakita nyo ba? Ayan. Pulan lang natin. Pinakadulo-dulo lang ah. Ayan, tapos makakapahan nyo ito, matalim. Bali gagawin natin yan, liliyahin natin yan para mawala yung talim niya. Ayan guys, bali gagawin natin, liliyahin lang natin itong dulo nito. Para saan ba itong ginagawa kong pagliliha? Kasi pag nililiha nyo siya guys, mawala yung talim niya sa dulo. Hindi niya kakayurin ng mabilis yung bowls niya, hindi masisira agad. So dahil nalihan na natin siya ng kapiranggot, ayan. Yeah, pag nagkatupi na siya ng konti, okay na yan. Testing muna natin kung maabot ba o hindi na. Yan. Kabit muna natin yung pouls. Ay, spring. Saka natin kabit yung pouls. Yan, maabot pa siya guys. Bali, pag okay na yan, hatakin na natin yung pinaka
spring niya. Hihilahin natin para umunat. Para talagang solid na solid yung tunugan niya, guys. Bali, gagamit lang tayo ng Allen wrench yan. Ngayon ay papasok natin sa loob para talagang sumolid yung tunugan yan. Yan, salpak nyo lang dito sa loob. Pag di kasya, palit kayo 1mm ay 1.5. Pasok nyo lang dyan sa mismong salpakan ng bounce. Kita ba? Yan, silahin nyo lang to. Parang pangontra nyo lang yan, guys, para umunat yung bounce kaya yung spring. Yan, nakita nyo, umunat na yung spring ngayon. Tayo na. Ibig sabihin, okay na yan. Try muna natin salpak yung pulse. Yan. Kaya siguradong maingay na yan pag kinabit nyo sa pinaka ano. Nakita nyo ba, guys? Unat na unat. So, ganun lang. Paulit-ulit gawin natin. Pass forward na natin para mabilis. Guys, bali lalagyan na natin ng grasa yung kabilaan. Lalagyan na yung spring saka ng pulse. Ayan. Lagi kong ginagawa yun sa mga edit ko ng hubs. So, maintenance. Kasi napaka-importante ng grasa para dyan. Nakikita nyo ba yan? Ayan, puputi. Ayan, puputi yan. Ibig sabihin, nauubos yan dahil nakakuskus ng kakabalik-balik mo ng gano'n ng pulse. Saka ng spring. Kaya kung may grasa yan, may iwasan yung pagkaubos agad yan. Kaya minsan naranasan nyo yung kaysa lang kayo maingi dito, guys, ha. Naranasan nyo minsan yung maluwag na yung babita ng pulse sa spring dahil yun sa friction na nangyayari dyan. Kaya may iwasan nyo lang yan kapag may grasa dyan. Kaya, hindi agad luluwag yan. Abot magiging lolo na lang kayo, buhay pa yung hub nyo na yan. Basta lagi may grasa. Yung grasa nga pala natin, guys, high temp yan, ha. Ano siya, yung tinatawag na top 1. Yan, top 1 na grasa siya. Yung tatak. O brand ng grasa. Good lang klase kasi itong grasa na to, guys. Kahit gaano kainit na yung hub mo, buhay na buhay pa rin siya. Kaya talagang smooth yung gawaan. Kaya kung gumagawa ka ng bike, payo kasi lagi mo lalagyan ng o mekaniko ka rin. Tapos sinahanap mo yung mga pag-edit ng hub sa YouTube. Kaya panoorin mo lang to. Sure po natatagal yung mga ginagawa ko. Kaya maniniwala sa iba na tatanggalin yung grasa, iingay. Oo, iingay yun. Kaya lang, good luck sa 1 month mo. 3-5 mo, 1 month lang yan. So yan, guys, lalagyan na natin lahat ng grasa. Kabit na natin yung mga spring. Yan. Pagsasalpak na natin yung mga spring niya. Tapos susunod natin yung mga pulse. Napaka-importante ng grasa na yun, guys. Kaya kung ako sa inyo, maglagay kayo para tumagal talaga yung hub nyo. Kaya maniniwala sa mga kajem po yun na pinagsasabi. Hindi totoo yun. Kailangan ginagawa mo rin yung gusto mo, hindi makikinig ka lang lagi sa salita ng iba. Ano yung gusto mo sa para sa sarili mo.
hindi naman ikaw sila. Kaya bahala ka kung makikinig ka sa kanila. So guys, nakita nyo yan. Yan yung pinaka-hub. Lagyan nyo lang ito ng yung mga clicks nyo rito. Lagyan nyo lang ng grasa. Yan, importante yung grasa para dyan. Dahil hindi pumapalo yung ating fouls. Kaya kapag walang grasa yan, hindi bubulas. Masyadong lalakas yung friction niya. Kaya nagdudulot niya ng gas-gas doon sa fouls. Parang nililihas siya. O parang ginagrinder. Kaya importanteng may grasa yan. Huwag masyadong makapal guys ha. Kasi maglalatik lang yun sa loob. Kaya dapat yung saktuhan lang yung lagay niya ng grasa. So kapit na natin. Ito yung pre-hub. Bali gagawin nyo rin eh, kailangan natin nakaano yan. Gagamit kayo ng tansi. Ayan. Importante yung tansi na yan para talagang smooth yung kabitan. Ayan. Makita nyo para saan ko ginamit yung tansi. Ayan, para tumiklop lahat ng fouls. Para may salpak natin siya. Ayan. Okay na. Hindi nyo makakalimutan ikabit yung spacer niya. Salpak niya diyan. Pero bago niya salpak, lagyan niyo ring grasa sa loob to para smooth yung galawan. Okay, dito na kayo maglagay ng grasa ay sa mismong axle. Salpak niyo lang to. Yeah, pag naisalpak niyo na, salpak niyo naman tong rehab. Yeah, kailangan na ganyan yung tansi, nakapaikot na ganyan. Para may hindi kayo mahirapan. Pag-salpak. Yeah, pag nakasalpak na, pwede nyo natanggalin yung tansi nyo. Pero bago pala yan, may nakalimutan na naman tayo gabit. Yung kanyang oil seal. Oil. Titi ng o-ring niya. Huwag nyo pala kakalimutan tayo gabit. Papasukin kasi ng tubig yung prehab nyo. Pinasok ng tubig dyan, sisirain yung mga bearing, sisirain yung fouls, pati spring. Dahil kakalawangin. Kaya ikabit natin pala ito. Ayan, ito yung o-ring niya. Dapat tama yung pagkabit niya ng o-ring guys ha. Kung paano nyo binaklas, ganun nyo lang di kakabit. Para sure na hindi masisira. Ayan. Ayan nyo ba, okay na siya. Lagay uli natin yung tansi. Tansi guys. Ayan. Kaya nyo ba yan? Nakaipit na. Salpak uli natin. Ayan. Tapos tanggalin nyo. Ayan guys. Pag nakikabit nyo na yan, salpak nyo lang itong mga adapter. Ayan. Tapos check na natin kung gano'n nakaingay. Ayan. Iingay pa yan guys. Pag kumilid ng todo yung grasa nyo, iingay pa yan. Bali okay na siya. Disalpak lang kasi yung adapter na ito. Hindi wala na siyang thread-thread. Bali kapit na natin siya. Tapos sound check na natin. Okay guys. Dahil okay na yan. Ang ginawa nga pala natin dyan. Itong RC niya. Tignan na ito. Ayan.
kinigasan ko na yung screen niya kasi malambot na. Kung ganyan ang problema ng bike nyo, gagawan din natin ng video yan. Ito, tutulan natin ang spring para tumigas. Tapos kinunap natin ang maayos. Saka ginawa natin yung pinaka-preamp niya, in-edit natin. Yan, sound check tayo. Guys, kaya nakikita nyo, hindi sumasabay yung crank arm nya, no? Ayan, saka matagal yung pre-wheel nya. Kaya prema natin. Yo, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin yung notification bell para lagi updated sa mga susunod natin gagawin video. So yun guys, kung ang problema mo eh iba naman, sabihin mo na sa akin, comment ka lang doon sa comment section. Gagawa natin ang paraan lahat ng kailangan mong ipagawa. So yun lang guys, maraming salamat. Bye-bye!